When I talk about insurgency, yan ang sa akin. Because in Davao City, before I stepped down as a mayor, we were able to end the local insurgency in Davao City in 4 years during my term, my second and third term as mayor of Davao City. And it all started with two deaths. Ang unang namatay nang ako ay mayor ay si Larry. So, I was mayor. I was pregnant. That was 2016 or 2017. And I'm sure you've heard of it. Sinunog nila yung box plant ng isang kumpanya sa Panabo, sa Mandug, the area straddling Davao City and Davao del Norte. And then nag-iwan sila ng bomba para sila makaikyas, makalayo. Pag sabog ng bomba, tinamaan si Larry. Si Larry ay isang fish vendor, kanang nagamotor, nadala niya ang iyahang basket sa isda. Padulong siya sa interior sa Mandug, kaya wala kaayoy palingki dito. So, muna ang iyahang negosyo, muna iyahang trabaho. And naigo sa shrapnel. And wala pa ko kabalo, nga dunay namatay. Niadto ko. And then there, when I went there, I learned nga dunay namatay. Dunay naigo. And then I said, asa siya. And then they said, gidala siya sa hospital. And so I went to the hospital, and then naabtan ako siya na ginatabang siya sa emergency room. And then nangutan ako sa nurse, anak ko, ma'am, kinsay kauban niya? Sinong kasama niya? And sabi nila, wala siyang kasama. Iniwan lang yan siya dito ng emergency rescue. Sabi ko, saan ang gamit niya? Binigay nila sa akin, hinanap ko yung cellphone, and then hinanap ko yung number ng kung sino yung binasa ko yung mga text messages niya. Hinanap ko kung sino yung medyo personal, intimate ang kanyang messages, and hinulaan ko, ito yung girlfriend o ito yung asawa. So tinawagan ko, and then tinanong ko siya, kasi ang message niya was, I love you, happy anniversary. On that day, it was his wedding anniversary. Tinawagan ko, tinanong ko siya, ma'am, kilala mo si Larry? Based sa ID. And then sabi niya, asawa na ko si Larry. Siya nga no, di ay kinsa ni. O sinday saran ni, you need to come to the hospital. Ipasundo ti ka. Because naadali sa imuhang asawa sa hospital. And then she was asking me, unsay nahitabo, ana. And I said, unya na lang ta mag-istorya, just come to the hospital. And then he died. Wala siya natabang. And then I had to talk to her again sa asawa. And then I said, I'm sorry nga namatay ang imuhang bana. And then, doon na may isa pa ka patay. This time, in our Pakibato district. This is the last stronghold of insurgency in Davao City. I do not remember if it was an operations or an ambush, but a junior officer of the Armed Forces of the Philippines died doon sa Pakibato. And then, he was not from Mindanao. He was from Antique. So inayos namin, pumunta ako sa funeral home. Tinanong ko sila, naayos na ba yan? Okay na daw lahat. Ibalik nila yung ang patay nga lawas na doon na sa Antique, yatod na sa Ginikanan, anak ko. May I talk to the parents? Because he was single, wala siyang asawa, walang anak. Sabi ko, pwede ko bang kausapin yung nanay? So, binigay sa akin yung cellphone, pinakausap sa akin yung nanay, and I had to say sorry again. I'm sorry that your son died. And, ang sagot sa akin ng nanay, siya, Inday Sara, hindi naman pwede na lagi na lang ganyan, mamamatay yung mga anak namin. And
After that conversation, I thought to myself, bakit ako ang nagsasorry? Ako ba ang terorista? Ako ba ang gumawa ng bomba? Ako ba ang bumaril kay Jay? Bakit ako ang nagsasorry? So, what I did was invest all my effort into a program that we call Peace 911 in Davao City and address the problem doon sa Pakibato district namin. Pinuntahan namin ang mga tao, kinausap namin ang mga tao. Lahat ng gusto ng mga tao, ginawa namin doon sa kanila. Ang sinabi ko lang, in exchange, suportahan ninyo ang administration ko as mayor. Sumuporta kayo sa gobyerno. And we had one barangay captain na ang buong barangay NPA, pati ang barangay captain NPA. Doon sa Pakibato district. Of course, dahil NPA siya, hindi siya matuog yun kay Inday Sara. So, there is no, sa akin, sinabi ko sa team, well, there's no talking to a person na dili na gusto makigistorya, dili na abli ang iyahang panghuna-huna, dili na siya open to new ideas. And then, on that part, I let the military do their thing. And this barangay captain called the President of the Republic of the Philippines. And he said, they call him Mayor. Mayor, si Kapitan Koani, kainumdum ka na ko. Diba amigo, manta din hi. Ako sa barangay Koan, nakabisita ka din hi sa Amua. Na. Ginaparade ni Inday Sara ang ako ang balay. Di nami kagawas sa balay, kay napuno nami og bala. Kada mo gawas mi, na ay bala nga mulupad. And so, the president asked someone to call me. And then I said, kung gusto niya mag-mayor ulit ng Davao City, I gladly give this position to him para siya ang mag-decide kung anong gagawin diyan sa Pakibato District. Tell that to the president. So I just want to emphasize to you that the secret, as I said earlier, is the cooperation between government and the people. And the success is in the hands of the governor and the mayors. It is quite a complicated process, kaya hindi ko sinasabi sa mga mayor, sa mga barangay captain, na lumaban kayo, kasi hindi ko naman ma-reassure ang security ninyo 24 hours a day because ambush happens at any time of the day, isang bala lang yan, tapos ka na. But what I am always telling our mayors and our barangay captains na kausapin nyo yung mga tao. Nandiyan sa kanilang mga kamay ang sekreto kung paano mawala ang suporta nila sa mga NPA.